tanga girl. Hi mga bebes! So, welcome back to my channel. In today's video, mag-review ako ng another foundation para sa inyo. This is the Focallure Staymax. This is a long wear, high coverage foundation. If you want to know what will be my thoughts about this product, just keep on watching. Pero bago tayo mag-start, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please hit the subscribe button down below and hit the notification bell para notified ka naman sa mga next videos ko. So ayun, kagigising ko lang kaya medyo droopy pa yung eyes ko, pero okay lang yan. So let's start with the packaging. Meron sila authenticity seal again. Parang katulad ng aking Staymax Matte Ink na review sa lipstick nila. If hindi mo pa napanood dyan, nilagay ko sa link. Hindi mo pa napapanood dyan, nilagay ko yung link sa description box. It says here, cruelty free, which is very okay. Upon opening, 24 months mo siyang pwedeng gamitin. Which is only 20 grams na product. For the price, flash ko na lang siya dito. Nabili ko to ng sale ng Shopee. Start na tayo guys. Nakapag-skincare na ako off-cam. So, mag-start tayo with primer. So, ayun na nga. Parang wala akong gana for the past few days. Hindi ko alam kung talaga bang ako'y masama lang ang pakiramdam. Wala lang. Nalulungkot lang ako kapag nare-realize ko na yung mga tao talaga na hindi pa rin talaga supportive sa mga ginagawa ko. But that's okay. Nakamove on ako. Hindi naman masama yung loob ko sa mga taong yun. Naiintindihan ko sila. Hindi ito yung linya nila eh. Hindi ito yung something na gusto nila gawin sa buhay. Iba ako. Yeah, siguro hindi talaga nila ako maiintindihan. Sabi ko nga lagi, di ba, we don't need validation from others. As long as we are happy, we go for it. Okay? So kung kayo, may mga bagay kayo, kontra lahat ng tao, or hindi sila happy sa ginagawa nyo, okay lang yan, gawin nyo pa rin. Kasi at the end of the day, tumanda ka, ikaw din naman yung makakapagsabi kung naging masaya ka ba. Isa lang ang buhay natin, so we have to make the most out of it. Di ba? As long as wala kang tinatapakang tao, okay lang yan. Wala lang. Nasabi ko lang. Let's move on. Usapan na natin itong aking nire-review. Let's be happy. Kasi ayoko nang malungkot sa channel ko. God, touche. Okay, so... tanga girl. Okay, game. So, I got two shades ng Focallure na Staymax kasi hindi ako makapili ng shade. And very affordable din naman kasi yung product nila. I got 06 Honey and 03 Cream. So, ganito yung itsura niya, guys. It's in a tube packaging, so hindi siya okay for me for traveling. Yung pinaka-shade niya, naka-sticker lang siya. So, sana naka-print na rin. Swatch muna tayo sa aking face. So, once you open it, meron siyang parang foil. Oh my God. Ito yung pangit talaga sa ani, sa tube. So, ang dami na sa sayang. Sayang. Hindi mo na mababalik. Ang dami na sayang, guys. Oh. Try na lang muna natin. That is shade number 6. So, ito may yellow undertone. Itong honey. Yellow din to. Ano guys yung pagkakaiba? Hirapan ako mag-design. Relate din ba kayo guys? Ito yung pinakamahirap sa pagbili ng foundation. Hindi mo, ang hirap mag-decide kung anong shade. I'll use cream na lang. Konting pagka-orange na yung honey na shade compared sa aking skin tone. I'm gonna use a blending sponge muna. Grabe oh. As expected, kita pa rin yung blemishes ko, guys.
maganda ang finish niya when using sponge. Kung wala nga lang talaga akong blemishes, lagi ako naka-sponge. Pero, wala eh. Ganito yung mukha ko. So, gagamitin ko naman ngayon ang aking brush. Mas makukuha mo yung pagka-full coverage niya kung stippling motion lang yung gagawin mo. And mas mukha siyang airbrushed kapag ganun. Pagka pa-drag yung ginagawa ko, nag-move lang siya, nagkakaroon ng mga lines. Tapos isisab ko yung under eye ko ng same powder. Tapos sabi ko lang, mabilis siya mag-set. Nag-set siya on its own and hindi ako natuwa. Hindi ko pa siya matagal ginagamit, pero ang pangit na ng finish niya agad, hindi ako natuwa. Na-emphasize niya agad yung mga parang uneven na skin sa mukha ko. Guys, tapusin ko lang yung makeup ko din. Babalik ako for my next up. Hey guys, ito na po yung ano, makeup ko. Mga 6 hours ko na siyang suot and I think mabibigay ko na yung full review ko. Kasi nakita ko kung paano siya nag-perform sa oily skin ko. Natutunaw siya sa oil ng mukha ko. Nakailang retouch ako para lang, kasi gumagawa pa ako ng isang video, which is itong creative makeup look ko na watermelon. Nahirapan ako sa foundation na to. Slide siya sa face ko nung may oil na ako. Hindi siya yung parang yung foundation na pag nag-oil up ka, eh parang second skin mo na, hindi. Umaangat siya sa ibabaw ng oil ng mukha ko. So, hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko na patatagalin to kasi maghuhugas na ako ng... Maghuhugas? Maghihilamos na ako ng mukha. And pakiramdam ko, konti na lang yung natira sa kanya nung ginamit ko siya. Kasi kinailangan ko pa siyang i-build up para ma-cover niya yung blemishes ko. Kakalagay ko pa lang yung foundation. Na-emphasize niya agad yung dry patches ko dito. So, umpisa pa lang, ayaw ko na sa kanya. Sinignan ko naman after few hours. Ayaw ko talaga dito sa foundation. So, pasa ko dito. Mura siya, pero hindi ko nagustuhan yung performance niya sa skin ko. If nagustuhan mo itong review ko ng foundation ng Focallure Staymax, please give me a thumbs up. Share this video for those na interested din na gumamit nito. Meron pa kayong ibang foundation na gusto nyong i-review ko sa oily skin ko and sa blemishes, just comment down below. And susubukan kong bilhin yung product and i-review sa susunod ko mga vlog. So, thank you for watching guys and see you on my next one.